What's up mga kabayan? Kamusta kayo dyan? Today is March 22, 2020. At kasalukuyan pong nanonood ako sa mga kaganapan ngayon sa Facebook na dumadaan sa ating Facebook page. So gusto ko lang i-share sa inyo, siguro napanood nyo na itong video na to. Na medyo may tama naman, tama o hindi lang medyo tama naman. Kumbaga Pera de los Venos, masasaktan yung mga masasaktan. Kumbaga bato-bato sa langit ang tama na huwag magagalit. Kasi nung kampanya ang sipag-sipag nyo, ngayon may ganitong sitwasyon, pandemic, pinili nyo yan eh. Kumbaga huwag kayong magreklamo, pinili nyo yan. Gusto nyo maging public servant, huwag kayong magreklamo. Yun lang naman ang comment ko. Kasi kung in the first place, huwag na kayong tumakbo. Unang-una pa noon. So, ibig sabihin, ngayon may ganitong sakuna, magre-reklamo na kayo. Pero nung walang mga ganyang sakuna, nag-aagawan kayo dyan sa posisyon na yan. Ngayon may mga ganyan sitwasyon na kailangan kayo, nagtatago na kayo. Puro batikos lang kayo ang ginagawa nyo dyan, lalo-lalo na sa mga ibang mga senator dyan. Na puro bati-batikos lang pinaggagawa nyo. Ngayon kailangan na kailangan kayo ng taong bayan. Isa, nagtatago na kayo, nananahimik na kayo. So, may isang naghahamon sa inyo. Hinahamon kayo. Ordinaryong tao to, hindi tumatakbo na politician, pero maganda itong ginagawa niya ngayon. Sariling bulsa niya ang ginagamit niya. So sa tingin ko naman, mas malaki pa ang pera niyo at pondo niyo, mga politician na kayo, kaysa dito sa tao na to. Pero talagang nag-e-effort itong tao na to na sa kabila ng ganitong sitwasyon is tumutulong. So, kailangan tulungan din natin itong tao na to. I-share natin para mapabot sa mga ibang Pera de los Bonos na nagtatago na dyan. Pero, saludo ako kay Manny Pacquiao at talagang kitang-kita mo naman yung mga idinodonate niya bilang isa siyang senador na prama nag-provide na siya ng 5 buses, mga face mask galing pa ng South Korea. So, okay. At least sinishare talaga ni Manny Pacquiao yung ginagawa niya. So, tignan po natin yung hamon ng isang lalaki na ngayon is 4 hours ago. Na-upload siya sa isang page dito sa YouTube, Facebook channel. So, tignan po natin. Tagal yung mas mo para makita ka. Aking driver, si Ricardo Singapan. Yung aking alalay na si George. Eto. Papakyawin na ho namin yung bigas. Ha? Ito po yung update. Maglagay ka ng bigas na magpapakain tayo na may apat na mga 4,000 yung pakakainin natin bukas. So, mga ilan sako yung kailangan natin bilhin? Mga 10. O, karga. 10 sako. 10 sako. Ayan. Biruin nyo po. Ito po. Marami tayong mga politiko. Hindi na ako magbabanggit. Basta politician. Ha? Okay. Doon sa mga matataas na posisyon, kay senador yang congressman, sandamakmak na daming pangako nung hindi natin kailangan. Meron naman pong iba, panayang papicture ng papicture doon, papicture dito. Maya-maya, gumagawa raw ng mabuti at kakalusugan ng kanilang inuuna, kesyo ganito, kesyo ganon. Pero ngayon po, nandito tayo sa gitna ng ating holocaust, sa gitna ng ating tinatawag na pandemic. Eh bakit wala akong makita ni isa man lang sa kanila? Nga pala, doon po sa aking mayaman challenge, marami na pong kumatol. Meron doon sa kabilang subdivision namin ay gumawa rin na nabigay din ng pagkain, nabigay din ng bigas, nabigay din ng kung ano-ano. Thank you. Ibig sabihin, ako yung promotor. Ha? Yung mga ibang mayayaman, yung mga kaibigan ko, nagsikilos din po at ako po'y natutuwa dahil doon sa ginawa nila. Pero ngayon po, ang kina-challenge ko rito, yung mga politikong sandamakmak ang pangako para sa ating mga kababayan. O ayan o, ako na mismo. Ako ho mismo itong namimili. Ayan. Ako ho mismo. Okay, taksya na ba ito? Isasaing lahat ito? Makapagpakain ba ito ng mga 4,000? Okay. Alright. O, itabi mo muna dyan. Ayan o, sinimulan na namin yung bigas. Ha? At marami pa ho kaming bibilin. I-update ko ho kayo mamaya. Ha? Pasensya na ho kayo. Ha? I-update ko kayo. Dito po, ang kina-challenge ko po rito is yung mga politikong sandamakmak ang pangako sa taong bayan. Ngayon kayo lumabas. Meron tayong epidemya.
Ako po personal lumabas, kasama ko yung mga tauhan ko, nagpunta ko sa bangko, nag-withdraw ko sa ATM dahil sarado yung bangko, nag-withdraw ko ng mga 300,000 at ipamimili ko po. At yun po ay bukas na bukas, ipamimigay ko. Baka sakali po dito sa aking ginagawa, ay yung ibang politiko sa damakmakampang ako, ay matauhan. At please lang po, pag namigay kayo, wala naman picture taking na babanggitin pa yung pangalan nyo. Ako, pag nagbigay, nagtatanong nga ako yung pulis kung sino yung pasasalamatan. Ang sabi ko, pasalamatan nyo ho yun Diyos. Hindi ko nga ako binigay yung aking pangalan. Ayun o, I challenge all the politicians who has a lot of promises to our fellow countrymen to act in times of pandemic. Update ko po kayo, marami pa ho kaming bibilin. Ayun o, inuna ko lang ho yung bigas, 10 sako. Isasahin ho lahat dyan. At syempre, magpiprepare ng mga ulam, basta uubusin ko lahat ng winidraw ko ngayong araw na to para bukas maipamigay sa ating mga kababayang homeless, pati na rin ho dun sa mga makakapulisan natin na hanggang ngayon nagtatrabaho pa para lang sa seguridad ng ating bayan. Maraming salamat po. So nakita nyo po yun na mensahe niya, itong lalaking to. So saludo ako sa'yo sir, sa ginawa mo at sana magising yung mga ibang politician dyan na natutulog-tulog na sang kangkungan ang mga pinaggagawa nila. At nung eleksyon is ang galing nilang magsalita, nangangako, pinapangako lahat ng pangako na pwede nilang gawin. Eh, ngayon, nagtatago na sila. So, agree po ako dyan sa sinasabi niya. So, huwag kang tatakbong politician. Public servant ka eh. Tinakbuhan mo yung position na yan. So, kung private ka nga sana, di hindi ka babatikusin, eh, nag-public ka eh, public figure ka eh, public politician ka eh. So, galaw-galaw kayo. Wala kayong magagawa, huwag kayong magreklamo. Gawin nyo lahat ang pwede nyong gawin, kahit paano ipakita nyo. Itong ang maliit na mama na to, sabihin na natin na may kaya, pero at least naglalabas siya, nagsarili niyang sa bulsa. So, tumutulong siya talaga. So, ngayon, hinahamon kayo nitong tao na to, sana magtrabaho kayo. Tumayo kayo sa mga upuan nyo. Kaya dapat magtrabaho kayo. Ngayon, kailangan kayo ng tao. Huwag kayong matakot. Si President Duterte nga, trabaho ng trabaho. Eh kayo dyan, nagtatago na. Asan na yung mga ibang senator dyan? No need to mention yung mga kulay yellow na yan. Nasaan na? So, sorry po ha. Pero at least, nakikita ko pa kasi ang nangyari at medyo may dunong talaga itong tao na to. Ordinaryong tao, sabi natin na middle class itong tao na to, at least naglalabas siya sa sarili niyang bolsa. E kayo, kayong mga nandyan sa Senado, Pera de los Venus at bato-bato sa langit, huwag kayong magagalit. Asan na? Hindi nyo ba kayang isakripisyo yung isang buwan nyong sweldo? Para man lang i-donate? Or kwan? Hindi natin masisisi talaga, magugutom yung mga tao kasi nga kailangan din natin tulungan talaga dyan yung mga tao na dyan sa Pilipinas. Kasi magugutom din talaga kahit middle class, magugutom din. So itong sitwasyon na ngayon dyan sa Pilipinas, walang mayaman, walang mahirap, pare-parehas tayo ngayon dyan sa Pilipinas. Kaya dapat magtulungan. Ngayon gamitin nyo yan mga resource nyo, yung mga nakaupo dyan sa mga Kongreso at Senado. Huwag kayong uupo-upo dyan. So, dapat tina-challenge kayo nitong ordinaryong tao na to. Kaya galaw-galaw naman kayo, baka may stroke kayo dyan. So, yun lang po. At kung bago ka lang dito sa channel ko, i-click nyo naman po yung subscribe button at bell button para updated kayo sa bago kong uploads. Maraming salamat and God bless mga kabayan. Babos!